Good day mga kabarkada. So, magandang araw sa inyo. And maganda rin yung nakaharap natin, no? So, ito ay si Bristol 250 Classic. Yan, so konting ano lang, konting reviews lang about dito sa motor na to. Reviews talaga yan, no? First impression. Unang kita ko, first look. Eh, napugihan talaga ako sa motor na to dahil kulay pula. Hindi. Parang sarap gamitin niya, no? And so simulan natin mga kabarkada. Unahin ko sa kanyang gulong. Ulit, katulad ng dati sa gulong is 110x70x17, ano? And aluminum po ito, rayos. Tapos upside down fork. Ayan. And disc brake syempre. So 2 piston caliper po yung disc brake niya and napakalaki ng disc kung nakikita niyo. At ang gulong niya sa harap is CST tire, no? Ready for street fighter 'yan. So sa likuran naman mga kabarkada ay eto. Naka-radial tire po siya na 130x70x17 at disc brake na rin po. So 3mm kapal ng disc brake niya. 'Yan mga kabarkada, pogi ng motor na 'to, no? So sa suspension naman sa likod niya ay ito yung kanyang suspension, no? Hindi ko alam kung may oil to. Pero sana meron para maganda. Bouncy siya. Yan mga barkada. So, dumako tayo sa kanyang headlight. So, sa headlight ay round type headlight. Yung bulb niya is bulb type pa rin siya, no? So, yung headlight niya is round or classic na classic talaga. And bulb type, may park light siya doon. Zoom natin. And sa signal light naman niya is classic look, classic type na signal light na yan. So ito pala, meron siya dito na naano ko kanina, kung hindi ko alam kung para saan to eh. So nakita ko para sa sensor pala na speedometer. At ito yung sa kabila, yung kanyang piston, no? So yung mga sa likuran naman, ito yung kanyang tail light at saka brake light. Ayan. Diba? So, sa pagmamayari po siya ni Bristol and signal light. So, may napasin ako dito sa motor na to, no? Ito pala yung hawakan ng angkas. Pagka may angkas ka, tsaka pwede rin itong sabitan, ano? Pagka meron kang daladalahan. So, classic 250 Bristol. Classic 250. Ayan. So, eto muna tayo sa button. So sa button niya, meron siyang busina, pang signal light, headlight. Sa kabila naman ay eto. Ay electric start at kill switch engine. So hindi ko alam kung para saan 'to. Ano ba 'to? Hindi ko lang 'to nakita motor na 'to eh. Hindi ko alam 'to. Pala ko charger port eh. So eto mga kabarkada. So tingnan niyo yung kanyang panel, no? Ayan. So digital panel po siya. Ayan. So napakasimple, no? So makikita mo rito sa gear shift pattern, so trip meter, tapos start natin. Kailangan daw start 'to eh. Lalo ba't? Lobat. So, yung mga kabarkada, kailangan palang i-clutch muna bago mag-start to. Kaya pala yung mag-start, panay ako piga ng preno. Di ba pag may scooter preno, ito clutch. Kailangan i-clutch mo muna siya bago mag-start, no? So, makikita natin dito yung mga takbo niya, 590.7 km. So, sa gas, RPM, sa gear, so trip meter, yan. So tapos indicator, yan indicator nya yung nagigreen-green na yan. Tapos ayan, indicator po sya ng signal light. Tapos ito naman yung sa headlight. Yan. So pagka nag high beam ka, yan, tsaka pala sya ilaw. So yan mga kabarkada. One down, four up din to, no?
Tapos ito yung kanyang pipe, no? Nakabulit pipe na siya, mga kabarkada. Bullet pipe na, stainless. Ayan. So, may silencer siya kaya hindi siya ganoon kaingay. Kasi ito yung kanyang engine, no. Ayan. So subukan natin siya mamayang i-drive sa paglabas. And for me, ang ganda ng motor na to. Okay na. Kung mahilig ka sa classic bike, mapipili mo talaga to. No, ako mahilig ako sa classic bike. So budget friendly rin to. Kagandahan dito, mga barkada, is meron siyang tank to. Tank pad. Ayan, so solid ang kapal. Tapos yung pagkakadikit niya, talagang solido ang dikit. Yung basta-basta matatanggal. And ang ano ko lang dito, isang tigas ng upuan. Matigas siya dito, itong part na to. So siguro maano pa to, lalambot pa yan sa katagalan, no. Ayan, mga kabarkada. So okay naman siya. Tapos yung kanyang sa chain cover niya is stainless po. Stainless po yan, mga kabarkada. Ayan. So pwede na, napaka ganda naman, no. And hindi ko lang alam mo yung gas consumption nito kasi hindi ko pa natatry. Hindi ko pa nagagamit. So mamaya tatry natin siya sa kalsada. So ayun lang, mga kabarkada. See you sa kalsada mamaya, no. And see you sa kalsada mamaya. Ito na. So, tumunta tayo sa Mac. Dito init. Abangin nito natin tinig. So, pero siyempre ito, sa motor na ito. So, sa arangkadahan. Ganda, oh, dito agad. Unlike dito sa motor ko na, ayan, kasi dahil luma na siya. Kaya, hindi ka ganun ka-aggressive pagdating sa starting yung motor ko. Pero ito, ganda ng ano niya, arangkada, no? At ganda ng constant throttling. Hindi siya delay, no? Tapos ang init. Init ang singaw. So, yung kanya namang side mirror ay ito. Ito yung side mirror niya, oh. Kitang-kita ko talaga yung nasa likuran mo. No? Grabe. Tapos, kitang-kita mo rin yung panel niya. So, napaka-clear, napaka-gandang tingnan, no? So, ayun, mga barkada, let's go. Tara. Bigat lang pala sa kanina ng Euro kung hindi yung mahandar. Pero pag mahandar na, ang ganda na. Tapos, sarap din din yung ano dito. Malakas! Sarap naman yung kambutso niya. Tapos yung bangko niya, medyo matigas. Yan lang, oh, bangko niya matigas. Medyo matigas lang talaga yung kanya bangko. Pero yung throttle response at saka sa pag-shift ng ano ko, kung cambio, sa pagpapalit ng cambio, sa walang hassle. Wala sa abit, no? Medyo natagtag din ng konti yung suspension niya. Siguro dahil bago pa siya, no? Palas mo nata yung pagkat.
pag-alit na muna kung hindi ko sure.